Pag sinabing crispy pata, syempre marami sa atin may gusto niyan. Pero ano ba talaga yung pina-okay? Yung bang niluto traditionally sa pamamagitan ng pag-deep-fry o yung niluto gamit ang air fryer? Paano nga naman natin malalaman kung hindi natin susubukan? Kaya tara, gawin na natin yung pareho. Let the challenge begin! Meron lang ako ditong malapad na lutuan na magkakasya yung dalawang perasong pata. Dahil kailangan muna natin itong pakuluan. At ito na yung pata. Idiretso na natin. Maglalagay lang ako ng pinutuyong dahon ng laurel, star anise, buong paminta, bawang, sibuyas, ng asin. At dahil nga papakuluan natin to, lalagyan ko lang ng tubig. Kapag naglalagay tayo ng tubig, importante lang na malagyan ng tubig yung hanggang top part ng pata. Kumbaga nilulubog natin siya. Takpan lang muna natin para mabilis na kumulo yung pata. Kailangan lang nating magantay pa ng konti dito sa ating ine-experiment. Dahil itong pata, 20 minutes na nandito sa tubig, pero yung tubig, papakulo pa lang. Hindi pa kumukulo ng tuluyan. Pero habang nag-aantay, matanong ko lang kayo, ano ba ang bet ninyo dito sa dalawa? Mas gusto nyo ba yung traditional pata na piniprito sa mantika? O yung less mantika na air fryer crispy pata? Mukhang kumukulo na at nagtatawag na tong dutuang kong maingay. Pasensya na kayo. Lalagyan natin ng silencer yan next time. Pero check muna natin tong ating niluluto. So yan nga. Kumukulo na yung tubig. So yun yung gusto nating mangyari, ano? Mapalambot yung pata. Adjust ko muna to sa low. Pero sandali lang, ha? Bakit nga ba talaga natin kailangan pakuluan itong pata ng baboy? Bakit hindi na lang natin ito i-deep fry ng diretso o i-diretsong ilagay sa air fryer? Why, oh why, oh why? Well, simple ang sagot dyan. Yung laman ng baboy sa loob, dapat lumambot yan ng tuluyan para hindi tayo mahirapang kumain. Oh my God! O hindi tayo mahirapang umuya. Doon pa lang sa pagnguya, baka mahirapan na tayo kagad, di ba? Kaya kailangan natin itong pakuluan hanggang sa lumambot ng tuluyan. At nakakatulong din itong pagpapakulo para maging crispy yung balat nitong pata. Oh, never mind. So, yan na yun. Pareho nating ipapa-cool down itong dalawang perasong pata. At once na mag-cool down na itong dalawang to, lalagyan lang natin ito ng seasoning para mas lumasa lalo. Ito yung gagawin natin na deep-fried na crispy pata. Ito naman yung ilalagay natin sa air fryer. Dito muna tayo sa deep-fried. Maglalagay lang ako ng asin. At ng ground black pepper na rin. Ilarab ko lang. Yan, so ready na to. So next na gagawin ko ay ilalagay ko lang to sa loob ng freezer. Ipi-freeze natin. So medyo matrabaho, no? May kailangan time. Pero since experiment nga to, tinitingnan natin kung anong mas okay. Di makikita natin pagkatapos, no? Pagka-freeze natin, tsaka natin pipirituhin yan. So ito yung gagawin natin sa air fryer. So maglalagay lang ako ng suka dito. Huwag kayong mag-alala, hindi makaka-apekto yung lasa ng suka dito sa lasa ng ating crispy pata. Although, sasaw-saw din naman natin ito sa suka pagkatapos, diba? So okay lang din. Ang ginagawa kasi nitong suka, nakakatulong ito para i-dry up yung skin. Yan. So pagkalagay ng suka, aasinan ko naman ito. Ito naman yung pampalasa. So maglalagay lang tayo ng asin. At pwede rin tayo maglagay dito ng ground black pepper din. Katulad na ginawa natin doon sa kabila. I-rub lang natin. Pati din doon sa kabilang part. At usually, binibilad ko lang to sa araw. So ito na yung pata na ipiprito. Dadalhin ko lang to sa grahe. Kasi nandun yung aking chest freezer. Mas mabilis yun na mag-freeze. Yung freezer dito sa ating studio kitchen, puno na eh. So doon na lang sa chest freezer. Ito namang isang pata na air fryer natin. Kailangan nating patuyuin. So i-check lang natin kung okay ba yung sikat ng araw. Kung hindi, diretso tayo dun sa isang air fryer namin. Meron kasing dehydrate function yun. So ilagay lang muna natin to sa freezer. At makita ninyo, dito lahat yung mga stock namin ng meat. Yan. Ito yung malaki-laking freezer. So pabayaan lang natin yan dito sa freezer hanggang talaga maging frozen na yung pata. So yan, kaya hindi tayo makapag
bilad ng pata sa labas. Ayan, gloomy. Walang kaaraw-araw. Ito na lang, yung air fryer dito na isa. Ayan, sakto naman yung pata. Dahil nung pinakuluan natin at lumambot na yan, lumiit din yung pata. So, ayan, itong brand na to doon sa mga nagtatanong ay Ninja. So, may dehydrate. Yung isa kasi sa baba ay Philips. Walang dehydrate functionality yan. Nasa low heat kasi itong dehydrate. At pagkatapos niyan, set lang natin muna yung functionality. No? Dehydrate. 150 degrees Fahrenheit. Start natin. Tapos, ilalagay ko lang ito sa 3 oras. Medyo may katagalan. Ito na yung magiging itsura nung na-dehydrate natin na pata after 3 hours. At para lang maantay natin na tumigas lalo yung freezer natin na pata, pinabayaan ko lang to sa labas ng air fryer ng 1 oras pa. So yan, okay na to sa ngayon. At lalagyan lang muna natin ng mantika bago natin to ilagay sa air fryer. Pagdating sa mantikang ilalagay natin, konti lang naman, kailangan lang natin irabi to sa ibabaw. Especially dun sa balat. Yan, para makatulong tong magpa-crispy dito sa pata. At huwag kayong mag-alala dahil itong mga mantika naman na to, habang ini-air fry natin, tutulo naman yan eh. So mawawala rin yan dito sa pata. So yan, umpisa na natin ang pag-air fry. Sinet ko muna ito ng 400 degrees Fahrenheit ng 15 minutes. Pagkatapos niyan, ibababa natin yung temperature sa 350 degrees Fahrenheit at itutuloy ko ang pag-air fry nang 10 minuto. Okay, habang nag-aantay dito, iprito na natin o i-deep fry na natin yung isang crispy pata sa labas. Maglalagay lang ako ng mantika dito sa wok. Ang gamit ko, peanut oil. Yan. Nawiwalsan nito yung sobrang init, kaya peanut oil ang ginagamit ko. Yan. Pagkalagay ng peanut oil, pinipin lang natin muna. Habang iniintay ko na uminit na yung mantika, eto, word of caution lang ha. Huwag na huwag nyo itong gagawin sa loob ng bahay dahil sobrang delikado nito. Imagine ninyo frozen na meat, ilalagay natin direkta sa napaka-init na mantika. Ano pa kaya mangyayari? Major tilamsik yan for sure. Kaya mag-ingat kayo palagi, always be safe sa pagluluto ha. Tandaan ninyo, and don't do this inside the house. Kumari, dun sa labas lagi, malaking space para safe kayo. Nakita nyo, umusok, di ba? Nakita nyo itong yelo na to, sample. Ay, diretso na nga natin, sabay takbo. O, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit kailangan nyo lumayo. Hindi yung biro. So, yan. Itutuloy lang natin ang pagprito dito sa pata hanggang sa maging crispy na yung side na nasa ilalim. At ibabaliktad natin yan at itutuloy natin ang pagprito hanggang sa maging crispy yung kabilang side. Nakita ninyo yung tilamsik na yan, papaikot. Ayan. So, sana naman naintindihan na ninyo kung bakit ko sinasabi na lagi kayong mag-ingat dahil ayaw nating mangyari yon sa mga balat natin kapag natilsikan tayo ng mantika. Ayan, mukhang okay na rin to. Lagay lang natin sa plato. Ito-turn off ko muna yung init. Tatakpan ko lang itong mantika. I-re-reuse natin yan. Dahil interesting din yung ating next experiment. May kinalaman yan sa chicharong bulaklak. Abangan nyo ating mga susunod na video. Tingnan na natin, hindi na makapag-antay. Okay na yan. Sige, ito na. Sunliyapan na natin ang itsura ng ating air-fried crispy patat! Wow! So guys, kayo na humusga. Ito yung deep-fried na crispy pata. Yan, close-up natin para makita ninyo. At eto naman, yung air-fried. Kukuha lang ako ng butter knife o ng table knife para lang ma-check natin yung tunog. Ready na to ha? Sound check. Hindi nagkakalayo. So, ang talagang sukatan yan mamaya ay pagtinikman ko na. Eto na, oras na ng pagtikim. Siyempre dapat may suka. Pampatanggal umay lang. At siyempre, kailangan ng proteksyon. Sandali ha. Meron lang akong inumin. Pangontra yan dito. Yan. Eto muna ha. Bago ko ito gawin ha.
pagmasdan ninyo mabuti at pakinggan ninyo mabuti, ha? Naririnig nyo ba yung sinasabi ko? O yan. Ito na. Ito yung deep-fried crispy pata. Mag-comment kayo, ha? Kung sino sa dalawa yung bet ninyo. Deep-fried. So, ito yan, ha? Ito yung itsura na pinagtanggalan natin ng balat. Wala mo nang sausaw. Sabi ko, hindi ko rerate yung lasa. Pero masarap. Isa pa. Sasawsaw naman natin to sa suka, ha? Kayo na bahalang musga. Ito naman yung air fried. At bukod sa air fryer, pwede rin yung itong ilagay sa turbo broiler. Kung meron pa kayong turbo broiler, yan na nasave. Yun yung mga, ano, sa mga kabataan dyan, yung turbo broiler, yun yung air fryer ng panahon namin. Huwag nyo nang itanong kung kailan yun. Alright. So, ito yung air fried. Ito yung pinagtanggalan natin. Nakita nyo, umuusok pa eh. Diba eh? Ito na eh. Masarap din. Hindi ko mapilitang mag-comment doon sa lasa kahit hindi natin siya nirate. Para patas, ganun din eh. Dalawang beses akong kukuha. Sausaw din natin. Mag-comment lang kayo, ha, kung sino sa dalawa ang bet ninyo. Oh, yun na yun. Yun yung crispiness. Yun naman lang. Gusto ko lang makita kung malambot din ba. So, ito yung laman ng deep fried. Malambot. Then, yung samang crispy part, ito yung nasa labas. So, okay lang. Tabi natin yung crispy part. Yung laman naman ng air fried. Actually, hindi ko na kailang gupitin eh. Nahata ko na agad. Mainit pa eh. Wala naman akong favoritism. Hindi naman obvious eh. Pero, kayo na humusga, ha? Gusto nyo ba yung show natin kanina na malapag sabog ng vulkan? Yung paglagay pala ng pata? O yung air fried lang na unti-unting lumulutong? Well, syempre, kanya-kanya tayo ng preference. Nasa senyo yan. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Gusto nyo ba ng mas interesting pa na experiment in the future? Tutok lang kayo. At kung meron kayong mga experiment na gusto nyong gawin ko, pag-message kayo or mag-comment kayo, i-check natin yan. Okay? Magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli.